District 9, Dingle, Iloilo. At purihin po ang ating Diyos sa buhay at mga pangyayang po sila. Tayo po ngayon ay magpapasunulang umapit sa ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, purihin po natin at pasalamatan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, aming Ama. Kayo po ay tapat, Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, the Alpha and Omega, aming Panginoong Jesus, na namatay sa aming mga kasalanan, inilibing at sikat nung araw ay muling nabuhay, umakyat sa langit at aming inaantay ang kanyang pagbabalik. Salamat po sa umaga po ito. Hallelujah. Sige po, tayo pumawid sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. Kayo ang nagbigay sa amin. Yeah.
Hallelujah. Sa inyo po lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Epeso, kapitulo 6, talatang 10. Sa English po ay Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 18. Ito po ay ang mga sandatang kaloob ng Diyos. Sabi pong ganun salita ng Panginoon, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang kadakilang kapangyarihan. Suotin nyo ang inyong buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan ng himpapawid. Pupurihin po ang salita po ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay ang mga sandatang kaloob ng ating Diyos. At bakit po natin kailangan ng mga sandatang kaloob ng ating pong Panginoong Jesus? Una po, umaga pa lang, meron na po tayong pakikipagbaka sa ating pong kaisipan. Amen. At simpleng pakikipagbaka sa ating kaisipan ay hindi gising ba ako ng maaga para manalangin. At lalo na kapag pagod na po yung ating pong physical na pangangatawan, no po, yun na tayong simple battle pa lang sa ating kaisipan, ay kailangan na po nating mapagtagumpayan. Kaya kung itutuloy po natin yun, ang ating pong binasa sa aklat po ng Epeso, una po doon na sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng halita ng Panginoon, ay kailangan daw po natin isuot sa verse 14, ay ang ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Belt of truth. Bakit po? Dahil sa panahon po natin ngayon ay napakarami na pong alam ng tao na katotohanan na napakalayo po sa katwiran ng salita po ng Panginoon. At isa lang po yung katotohanan. Sabi ng John chapter 14 verse 6, no po, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala na pong iba. Dahil sa panahon po natin ngayon, no po, sabi ng Mateo chapter 7 verse 15 to 20, marami talagang lalabas na bulaan. Niligawin nila yung ating pananampalataya, no po, at marami po silang aral na malayo sa aral ni Kristo. Pero kapag nakasuot po sa atin, no po, yung sinturon ng katotohanan, kahit na ano pong kasinungalingan yung ilagay po ng kaaway po sa atin, hindi po natin yung paniniwalaan. Bakit po? Dahil alam natin ang totoo. Ano po yung totoo? Ay ang Panginoong Jesus ay namatay para po sa ating muling na buhay, inilibing po siya na buhay sa katlong araw, umakyat sa langit at muli pong babalik. Yun ang katotohanan na yung salita po ng Panginoon. Amen. At pangalawa po ay sabi po dito sa verse 14 pa rin po ay ang isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. No po, breastplate of righteousness. Dito po yun. Bakit po? Ano po yung narito? Yung ating pong mga puso. Kaya sabi po ng Kawikaan, chapter 4, verse 23 to 27, sabi pong ganun, basahin po natin salita po ng Panginoon. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. No po, sa iba pong salin, na ingatan mo ang iyong puso. Bakit po? Dito po sa ating puso, dito po tayo madalas bumabagsak. Bakit po? Kasi kaya tinatawag po emosyon. Mabilis po tayong manghina, lalo na kapag wala na po tayong prayer life, wala na po tayong devotion, no po, wala na po tayong personal na paglapit sa Panginoon. Kaya sabi pong ganun, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Amen? Kapag iniingatan daw po natin itong ating pong puso, no po, no, pinuno po natin ito ng salita po ng Panginoon, ng mga pangako po ng ating pong Diyos, yun daw po yung magiging buhay natin. Amen. Kapag punong-puno ng salita ng Diyos yung ating pong mga puso, ang magiging buhay po natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi kong ganun, bakit daw po kailangan natin ingatan yung ating mga puso? Dahil sinabi po na aklat po ng Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, madaya po ito. Madaya po ito. Kaya kailangan po, sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, sahin po natin, Colossians chapter 3, verse 16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Amen. Itanim daw po natin dito sa ating puso. Huwag po natin itanim yung mga sama ng loob, huwag po natin itanim yung mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa paglago natin sa ating pong pananampalataya o sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. Amen?
Kaya pangatlo po dito ay sa verse 15. Sabi pong doon, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. English po ay sandals of faith. Kailangan po ay we are able to stand firm, ready and eager to preach the word of God. Sa katulad po ng ating pong Great Commission na sinasabi po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go. Pag sinabing go, handa po talaga. Ready. No po, sabi pong ganon. Salita po ng ating pong Panginoong Jesus. Matthew chapter 28 verse 19. Habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad po ang mga tao sa lahat ng bansa. Sa English po ay, go ye therefore and teach all the nations. Pag sinabing go, no po, kapag ka, ito pong ating mga paa, ay kailangan po tayong mag-walk by faith and not by sight. Sabi nga po naaklat po ng Korinto. No po, kailangan yung ating pong lakad, no po, ay lumalakad tayo sa Espiritu. At kapag tayo lumalakad sa Espiritu, no po, dala-dala natin ang salita ng Panginoong Yesus at wala po tayong ibang layunin at wala po tayong ibang gampanin kundi ipangaral ang salita ng Diyos kahit saan man po tayo dalhin ang ating mga paa. Amen. Kahit saan man po panig ng mundo yan, kahit nasan man po tayo, kailangan po ay lagi po tayong manatiling matatag at handang ipangaral ang salita po ng Panginoong Jesus. Kaya sabi po ng Isaiah chapter 52 verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. Yung sa mababaw pong salin ay o napakagandang tignan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita ng ano po? Kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sasabihin nila sa mga taga-Jerusalem, nagahari ng inyong Diyos. Even kapag tayo daw po ay dala-dala daw po natin no po, yung sandals of peace, no po, dala-dala natin po yung kapayapaan at kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. At pang-apat po dito ay makikita po natin ay yung shield of faith. Ano po? Ano pong sabi po dito? Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Bakit po? Dahil po sa panahon po natin po ngayon, ngayon nga po ang tema natin po sa likod, nasa panahon mo tayo na mapanganib na. Kaya kung meron man po tayong magiging panghahawakan po ay yung atin pong pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ano po yung sasampalatayanan po natin sa Panginoong Jesus? Katulad ng inuulit-ulit ko po mula po kanina, no po yun yung pagkaginawa, natapos na ginawa ng ating Panginoong Jesus at yung kanya pong muling pagbabalik. At ano po yung panghahawakan po natin para magtanatiling matatag yung ating pananampalataya? No po yung mga pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil bilang mananampalataya, marami po talaga tayong pagdadaanan. At nakita naman po natin ito sa buhay no po, ng mga apostol, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, sa Biblia, at higit lalo sa buhay ng ating pong Panginoong Yesus. Pero sabi pong ganun, naklat ng unang Korinto, chapter 16, verse 13, sabi po ng salita po ng Panginoon ay be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. No po, maging matapang daw po tayo, magpakatibay daw po tayo sa atin pong pananampalataya upang sa ganun ay hindi po tayo basta-basta ano po, diba ng kaaway. Amen. Kaya pang lima po dito ay ang sabi po ay ang helmet of salvation. Pag sinabi pong helmet, ito po ay nakasuot sa ating pong ulo. Ano po ba yung nandito po sa ating pong ulo? Ano po? Nandito po yung ating mata. Nandito po yung ating pong bibig. Nandito po yung ating pong tenga. Nandito po yung ating isip. Ito pong ating mata. Ano po?
marami po itong nakikita ng mga negatibong bagay sa sanlibutan, pero kailangan daw po natin isuot yung helmet of salvation para protektahan no po yung ating pong mga mata sa mga bagay na nakikita natin sa mundo po ito. Yung lumalabas sa bibig natin, no po, protektahan din daw po natin yung lumalabas sa bibig po natin. Kailangan ay maging pagpapala yung bawat lumalabas sa ating pong mga bibig. Yung ating pong mga isip, kailangan, sabi po ng salita po ng Panginoon sa aklat po ng Hebreo chapter 12 verse 2, ito daw po ng ating pong mga mata ay ituon lamang natin sa the author and the finisher of our faith. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi po ng Hebreo, Kawikaan chapter 4 verse 23, Kawikaan, chapter 4, verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Loko tayo sa ESNB. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Amen. Binasa na po natin yun. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin. Yan na po, paningin, bibig. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mo mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka, mamuhay ka at sa katwiran. At layuan mo ang kasamaan. Amen. Lagi daw po natin isuot yung helmet of salvation. At pang-anim po dito ay ang the sword of the spirit. Ano po, ang tabak ng spirito at walang iba kundi ang salita po ng Panginoong Jesus. At napakahalaga po nito, ano po, na magkaroon po talaga tayo ng personal na pag-meditate ng salita po ng Panginoon. Alam niyo po, kapag dumating ang panahon, kung babalikan po natin yung Matthew chapter 4, nung dumating ang tukso, no po, nung tinukso ang Panginoong Yesus, wala po siyang ibang binanggit, kundi mula rin naman sa salita ng Diyos Ama. Ngayon sa atin po, bilang mananampalataya po ng Panginoon, kapag dumating tayo sa tukso, kapag dumating tayo sa punto ng pagsubok o pakikipagbaka po sa ating pong pananampalataya, kapag wala po tayong salita po ng Panginoon, wala po tayong pangalaman. Kapag sa sarili lang natin katuwiran yung pumupuno sa atin, tapos po yun, may limitasyon po yun. Pero kapag punong-puno tayo ng salita ng Panginoon, pag sinabi ng kaaway sa'yo, pinapabayaan ka na ng Diyos mo, hindi ka na sinasama ng Diyos mo, hindi, babatuhin mo agad siya ng salita po ng Panginoon. Ano pong sabi ng Panginoon? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No po, kaya kailangan po, no po, ay mapuno po lagi tayo ng salita po ng Panginoon. At higit lalo, kailangan natin po nasain ang banal na spirito sa ating po mga buhay. Bakit po? Dahil kung babalikan po natin yung John chapter 14, nung umakyat na po ang Panginoong Jesus, ano pong sabi niya doon? At bibigyan at bababa ang mga alin. At walang iba, kundi ay ang banal na spirito. At siya ang magpapakilala sa akin. Amen? Kapag wala tayong Holy Spirit sa ating po mga buhay, wala rin po tayong, no po, wala rin po magpapalala sa atin. Walang magpapalala sa atin ng salita po ng Panginoong Jesus. Kaya kailangan po talaga ay lagi po natin hingiin, no po, ang pagsama ng banal na spirito sa atin pong mga buhay. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 9, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo sa Satanas ay umaaligid-aligid na parang niyon. Umaatungal at naghahanap ng malalapa, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahan ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Naranasan din nila ang mga paghihirap ko. Ito po ang pinakamaganda, maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala, pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamagitan ng pakikipagpinsan ninyo kay Kristo. Amen. Salamat po sa salita po ng Panginoon. No po, kaya sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 16 verse 33, no po, napagtagumpayan na daw po. Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Kaya
lagi po tayong maging handa no po sa ating pong pakikipagbaka sa ating pong pananampalataya. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, you must fight the good fight of faith. Dahil ang totoo po nun, sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, hindi po talaga natin kaya. Not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Makakayanan lang po na talaga natin magtagumpay sa mundo po ito kapag sinamahan po talaga tayo ng banal na Spirito. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Kung sabi pong ganun, kung tutuloy po natin yung verse 18, sabi pong ganun, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kung ibig sabihin po nito, kailangan meron po tayong pananalangin, meditation of the Word of God, po, at personal na devotion sa atin pong Panginoon, at magkaroon po tayo ng altar sa Diyos. Magkaroon po tayo ng altar sa Panginoon. At doon sa altar po niyon, nasain po natin na bumaba po sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Isuot po natin lagi ang baluti o sandatang kaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At I know, alam ko po, and I declare na pagtatagumpayin ng Panginoong Jesus lahat ng mga nagtitiwala at umaasa no po sa ating pong Diyos. Basta lagi lang po tayong magpakatibay, magpakalalim sa salita po ng ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. Nasalamat po sa umaga pong ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo aming Ama, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Salamat po. Totoo, aming Ama, hindi po namin kaya kung hindi po kami sasamahan, aming Ama. Dahil tanging sa biyaya niyo lamang po, aming Ama, kung bakit po kami nakapagtatagumpay, kung bakit po na kami nakatatayo, aming Ama. Salamat po, Holy Spirit, sa araw-araw na paalala niyo po sa amin, sa conviction po ninyo, hallelujah, sa kaaliwan na nagmumula po sa inyo, banal na Espiritu, hallelujah, sa mga oras po nito, aming Ama. Kung meron man po kami mga kapatid na nanonood sa live, hallelujah, na meron silang mga pinagdadaanan na pagsubok sa kanilang mga buhay, karamdaman man yan o mga kabigatan. Dalangin ko po, aming Ama, hallelujah, na patuloy niyo po silang bigyan, hallelujah, ng kalakasan na nagmumula po sa inyo. Papagtibayin niyo po yung kanila pong pananampalataya, yung amin pong pananampalataya sa pamagitan ninyo pong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, aming Ama, na laging maging handa, hallelujah, sa aming pakikipagbaka, sapagkat ang kalaban po namin, aming Ama, hindi ang mga bagay na ikita, kundi ang mga spirito sa himpapawid. Hallelujah, at mapagtatagumpayan lamang po namin iyon kapag kami din naman ay nakipagbaka sa pamagitan ng Espiritu at sa pamagitan po iyon ng aming pong pananalangin at paglapit po sa inyo, aming Ama. Salamat po, hallelujah, pagpalain niyo po, aming Ama, hallelujah, ang aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, kanya pong buong pamilya, at sa lahat ng mga distrito, kanya pong nasasakupan, aming Ama. Manatiling matatag, hallelujah, tumayo sa katotohanan, ipaglaban ang katotohanan, aming Ama. Saan niya man po sila dalhin, aming Ama, ang pagsama ng banal na Espiritu po ninyo, itaglayin po ninyo po lingkod, aming Ama. At ang provision niyo po sa kanila po mga buhay, igawad niyo po, aming Ama. Pagpalain niyo rin po ang mga nanonood sa live po dito, aming Ama. Dalangin po namin na mas lalo pa po kaming magnasa, mauhaw, aming Ama, hallelujah, sa inyo po mga salita. Pagkatapos ng panonood po namin ito, ay magkaroon pa po kami ng personal na paglapit po sa inyo, aming Ama. At dalangin namin na bumaba ang banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, aming Ama. Salamat po, aming Ama, samahan niyo po kami sa buong araw po ito, aming Ama, hallelujah. Ano man po yung aming mga gagawin, patnubayan niyo po kami, aming Ama, hallelujah. Ano man yung aming hahakbangan, tulungan niyo po kami, aming Ama. Pangawakan niyo pong aming kaisipan, aming mga mata, aming mga bibig, ang aming mga lalakaran, at bawat gagawin po namin na mabigay kaluguran sa inyo pong dakilang pangalan, aming Ama. Salamat po, balutan niyo po kami lahat ng inyo pong banal na dugo, aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Binabalik po namin sa inyo, aming Ama, ang pinakamataas na papuri, parangal,